Ito nga po yung example ng mga vlogger na hindi po nila iniisip ang kapakanan ng ibang tao as long as meron po silang kikitain. Ako ano yung isa? Ayun, ito na. Dinakma na mga idol. Nakakaawa po yun. No? Pasensya na po, pasintabi lang po sa inyo. Gusto ko lang po talagang talakayin at maging awareness na rin po ito sa lahat. Lahat gagawin para lang eh magkaroon ng views. O ano, okay na kayo? Sikat na kayo ngayon! Approved! Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Gusto ko lang po talakayin itong vlogger na to. Nagigigil ako. Basta mayroon lang pong maikontent, gagawin pong lahat para po sa views. Ano po bang ginawa nitong mga vlogger na to mga lodi? Dahil nga po sabi po ng DNR, sa Sok Sargent daw po ito na nangyari. Wednesday, April 10 daw po. Itong di umano'y mga vlogger daw po, dinakip ang dalawang tarsier. At ginawa po lang katatawanan mga idol, no? Anak na tinapay talaga tong mga taong to. Hindi po ba nila alam na bawal po gawin yan? Ito, papakita ko po sa inyo ha. Alam po nila. Pero umiral po talaga ang kanilang kalokohan. Anak ng tinapay talaga, no? Ang ginawa pa po nila dito, mga lodi, utusan pa po nila yung tarsier na ngumitingiti. Oh, pasensya po sa mga video natin. Papakita talaga po nakakaawa tong tarsier na to, mga lodi, at pinagtripan po ng dalawang vlogger na to. Ang pangalan daw po ng vlogger ay si Farm Boy. At meron pa pong dinadawit dito na pangalan po, Ryan Pareño. Residente daw po ng Pulumulok, South Cotabato. Tama lang po ba ang ginawa nila mga lodi o dapat po sila maparusahan? Ano nga po ba ang mga parusang pwede pong ipataw sa kanila sa ginawa po nila dito sa dalawang tarsier? Ito po, panoorin po natin. Sabi rin sa among gagmasan guys, oh. And mga lodi ha, dahil po Sok Sargent at Pulumulok po, ibig sabihin yan, Bisaya po. Translate lang po natin. Habang naglilinis daw po sila ng mga damo dyan, may nakita silang tarsier. Ito po mga lodi, tuloy natin. Ayan mga lodi, ibig sabihin aware sila na bawal po yung ginagawa nila. Ang sabi po niya kasi dito mga lodi, dito po sa scene na to, huwag mong i-post ito ha, baka mahuli tayo, bawal tong ginagawa natin. So ayan mga lodi, isang puntos na alam nila yung ginagawa lang, bawal po yan, nahulihin ang tarsier. Okay, tuloy pa natin. Sabi nung isa, dili daw. Dele man. Hindi daw niya ipopost. Pero nangyari kasi mga lodi, sa tingin po nila, kikita po sila na malaki dito dahil eto nga, tarsier yung pinag-uusapan at marami po talagang magre-react sa ginawa po nila. Kaya marami pong views. Ang problema dito mga idol, hindi po nila naisip yung ginagawa po nila, labag na po sa batas. Ito nga po yung example ng mga vlogger na hindi po nila iniisip ang kapakanan ng ibang tao as long as meron po silang kikitain. Ganun po yung mga ibang vlogger mga idol. O, ito pa, tuloy natin. Guys, kita me guys. Kawawa yung itsura ng isang tarsier mga idol. O, tingnan nyo naman. O, parang ayaw niya po talaga magpahawak. Umipiglas po siya dyan. Parang kinaagat niya po yung kamay ng daliri ng isang taong ito. Hindi ko po alam kung sino po si Farm Boy sa kanila. Ang pagkakaalam ko si Farm Boy na vlogger daw po, ito pong may hawak ng tarsier na to. At yung isa yata, si Ryan Pareño. Kung hindi ako nagkakamali, ay correct nyo na lang po ako mga lodi. Ang importante naman dito yung ginawa po nilang kalokohan. Wala ko pa kailang kung anong pahala nila. Nanay niya guys. O yun o, ito yung isa. Nanay daw po nitong hinahawakang isa. Kawawa naman talaga mga lodi. Titig na titig po siya sa kanyang anak kung totoo nga pong anak niya yung hinahawakan ng isang tao mga idol. Yun o. Oh, ano ka mo ka? Ako ano isa? Ayun, ito na. Ako ano? Dinakma na mga idol. Oh, ha? Sinasabi niya, akin tong isa, akin tong isa. Kinuha ko na. Ayan mga lodi, parang ganon. Tinapay naman talaga. Smile baby, smile. Smile baby, smile. Smile. Pinapa-smile niya yung tarsier. Alam niyo naman na sensitive masyado 'yan dahil nga ayaw po nila nang nai-stress sila, hinahawakan sila, iniistorbo sila sa kanilang pagpapahinga. Lahat ng tinapay kayo. Oh, see? Oh, guys. Paakin niya. Paakin niya.
Ayan, mga Lodi, oh, dito ako nainis lalo. Kinakagat daw po siya, kaya ginanyan niya po yung paghawak. Halos sakalin niya na po, mga idol. Ito, tingnan nyo mabuti, ha. Smile! Oh. Ayan, mga Lodi, oh. Nakakaawa po yan, oh. Pasensya na po, pasintabi lang po sa inyo. Gusto ko lang po talagang talakayin. At maging awareness na rin po ito sa lahat. Na hindi po porkit wala pong nakakita sa inyong ibang tao, eh, pwede nyo na pong gawin yung mga bagay na gusto nyong gawin. Isipin po natin, mga idol, no? Sige, kumita kayo, sumikat kayo. Pero anong kapalit nito? Yung buhay ng dalawang kawawang Tarsier na yan. Sa tingin nyo ba, magiging masaya ba yung nakapanood nitong video na to? Kaya nga, dinelete nyo, diba? Dahil alam nyo, bash ang aabutin nyo dito. So, ito pa mga Lodi, tapusin na po natin to video. At ipakita po natin kung ano po yung kakaharapin lang kaso dito. Ang sakay, ginakao nila ani guys. Ingin ako guys. Sige, ginakao nila ani. Ayan mga Lodi, tinatanong niya kung ano daw po kinakain ng Tarsier. Ipaalam daw po sa kanya. Ibig sabihin talaga, may plano siya na i-upload yung video. Kahit na pinipigilan na siya nung isa, sinabihan siya na huwag mong i-upload to kasi bawal yung ginagawa ninyo. Dahil nga gusto mong sumikat, eh hindi ka nagpapigil, in-upload mo. Akala mo kasi, yung mga tao, kapag meron mga gantong video, hindi agad nag-iisip. Download agad ang nasa isip niyan. Alam nila kasi i-delete niyan eh. O ito mga Lodi, ano nga po ba ang posibleng haraping kaso nitong dalawang ito mga Lodi? Ito po ha, according to the Endangered Species International Incorporated, wild tarsiers that are caught and kept in captivity only show around a 50% rate of survival. And in many cases, commit suicide due to stress. Yan po mga Lodi. Nagpapakamatay po ang mga tarsier kapag nai-stress po sila at hinuhuli po sila. Under Republic Act number 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, transporting wildlife, maltreatment and or inflicting injuries on the animals are considered illegal act. Ito po yung pinakamasakit dyan mga Lodi. Yung penalty ay napakababa po mga Lodi. This act is punishable by imprisonment of 10 days to 1 month and a fine of 1,000 to 5,000 if the species is listed as a threatened species o OTS mga Lodi. 5,000? 10,000? Parang hindi naman po sapat yun para sa buhay ng tarsier kung mamatay po ito sa ginawa po nitong dalawang vlogger na ito. Tapos 10 araw o isang buwan na pagkakulong lamang. The DNR through Administrative Order number 2019-09 listed the tarsier as OTS. In 1997, President Fidel V. Ramos signed a Presidential Proclamation number 1030 declaring the Philippine tarsier as a specially protected faunal species of the Philippines. Mga Lodi, anak ng tinapay pero anong ginawa po nila? Aware naman po sila mga idol no na bawal po talagang ginawa nila. So meron po talaga to silang pagkakalagyan. Pero para sa akin mga Lodi, 10 days to 1 month, kulang na kulang yan. Tapos 1,000 to 5,000 fine lang po. Anak ng tinapay sa ginawa po nilang dito sa Tarsier mga idol, kukulangin po talaga. Sa tingin ko, dapat i-revise po ito para mas matakot po sila sa paggambala, sa paghuli, sa paggawa ng content dito po sa mga endangered na Tarsier na to mga idol. Kawawa naman po talaga. Ako po talaga inaawa nung nakikita ko po yung video. Hindi po talaga sila trinato ng maayos nitong dalawang lalaki na nasa video mga idol. Hindi lang po nagpakita ng mukha yung isa. Kaya malakas mang loob yata siya yata yung nag-post ng video mga idol eh. Pero dinilit din niya agad mga idol no. So hanggang dito na lang mga idol. Sana nabigyan ko kayo ng aral na sana wag nyo naman pong gambalain dahil lang po sa content ang mga naninirahan sa kagubatan, lalong lalo na po yung mga endangered species. Isa na po itong tarsier mga idol. At para sa mga gusto sumikat na mag-vlog, gumawa ng content, lahat gagawin para lang magkaroon ng views, mag-isip-isip po kayo. Lahat naman po tayo nandyan po sa part na yan. Pero isipin din po natin yung kapakanan ng nasa paligid natin. Huwag po puro lang sarili. O ano? Okay na kayo? Sikat na kayo ngayon? Approve! Hanggang dito lang po. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace!